Dati na pong nagbabala ang otoridad laban sa mga nagnanakaw o kumikidnap ng mga sanggol. Ang karaniwang modus, kakaibiganin ng ina at saka itatakas ang sanggol. Narito ang report. Marso noong nakaraang taon, isang kapapanganak lang na ina ang nabiktima ng hininalang miyembro ng sindikato. Kwento ni Marjorie Angoy Francisco, nakipagkaibigan daw sa kanya ang isang Melody na harasa sa ospital ng Sampaloc kung saan siya nanganak. Dahil kapos sa pera si Marjorie, nakuha ng suspect ang kanyang loob at pumayag siyang magpahatid sa bus terminal. Pero dito na raw nakuha ang kanyang sanggol. Nagbabala ang pulisya laban sa malaking sindikato ng modus umano ang pag-iikot sa mga ospital, nakikipagkaibigan sa mga ina at saka kinukuha ang kanilang bagong silang na sanggol. Sa follow-up operation, nahuli ang suspect at kinasuha ng kidnapping. Buwan din ng Marso nang mawala ang isang bagong silang na sanggol sa isang ospital sa Ligao, Albay. Kwento ng inang si Imelda Polsotin, nakikipagkwentuhan lang daw siya sa isang buntis katabi ng kanyang sanggol. Nakatulog daw siya at pagising niya ay wala na ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, nahuli rin ang suspect na si Marivic Alibanto na nagpanggap na buntis para makapagnakaw ng sanggol. April 2011 naman, nang tangahin ang sanggol ng isang 17 taong gulang na ina sa ospital ng Maynila. Ayon sa ina, isang babae nakasuot ng nurse uniform daw ang nagpaalam sa kanyang kukunin ang kanyang sanggol mula sa kanyang tabi. Ayon sa mga otoridad, posibleng target daw ng sindikato ang mga sanggol para maggamit sa panlilimos. Para sa unang balita, Oscar Oida reporting.